Arestado ang pitong lalaki kabilang ang mastermind na nasa likod ng sindikatong Only Water sa Baseco sa Maynila. Ang isa sa mga nahuli, may nakabimbing pang kaso, si Benji Durango sa report. Ang ganda ng pagkagawa. Huli sa akto ang operasyon ng sindikatong Only Water sa Baseco, Tondo, Maynila. Aksidente silang nadiskubre ng mga tauhan ng barangay habang nagpapatrolya sa Block 1, Dubai. Nagduda raw ang mga opisyal dahil wala namang nakaschedule na repair ang Maynila. Napansin ko po na may mga tao sa ilalim. So tumawag po ako ng Maynila para alamin ko po kung may job order na utos. Ang sagot po sa akin ay wala. Mabilis silang na-corner ng mga pulis. Nakumpiska sa kanila ang iba't ibang mga gamit tulad ng mga tubo, liabi katala, apat na water pump, at butas-butas na main pipe ng Maynilad. Tignan nyo itong ginagawa ng mga illegalista. Itong butas daw nito, ito yung entry point nung ginagawa nilang operation. Papasok sila rito, gagapangin nila hanggang makarating sila doon sa area na yan. Diyan sa lugar na yan, mga malaki daw yung ilalim yan eh. Mga 10 katao ang magkakasya. At kapag nagapang na nila yan, doon na sila magsisimulang butasin yung main pipe ng Maynila. Pitong lalaki ang inaresto at nabistong may murder case ang kanilang mastermind. Base sa investigasyon ng PNP, organisado ang sindikato. May gamit silang radyo at kaya nilang ipatumba ang nagsusuplong sa kanilang operasyon. Ayun lang yung inaamin nun nila, 2 years. And ang masakit pa nga ho, nagkaroon pa ho dyan ang mga may namatay doon sa loob ng imbornal na kuryente. Kasi yung ginagamitan nga ng kuryente, tinatago din nila yung jet pump eh. So yun, may namatay dyan. Tapos meron nun yung nagtuturo ng illegal connection, napatay din ho. Simple lang ang modus. Ang bagong linya ng libreng tubig na mula sa main pipe ay ibibenta nila ng 4,000 to 6,000 piso. Hindi pa kasama ang 300 hanggang 600 pesos bilang monthly dues. Ibibenta ito sa mga residente sa mas murang halaga. Sa pagtataya ng barangay 649, nasa 3,000 residente ang nakikinabang sa operasyon. Problema tuloy ang humihinang supply ng tubig sa Baseco. Yung source of water na supposedly papunta ng ng community, papunta ng hospital, papunta pa din especially sa school na yun na apektuhan. Kulong na ang pito habang gumugulong ang kaso. Paglabag sa RA 8041 o Water Crisis Act of 1995 ang kanilang kinakaharap na may 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakabilanggo at multa. Nasa 10 linya pa ang minomonitor ng barangay. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.